Hello guys, good morning. So, ngayon ay sabihin ko si mama na maggawa sila ng kulungan ng baboy kasi bala kong mag-alaga ng biik guys. So, itong kulungan na to guys, bali, katabi lang po to ng kulungan ng kambing. So, dati dito sila nag-alaga sila si nanay at saka si Inko ng baboy, no? Dito sa area na to. So, kaya, ayan, dito ko na lang pinagawa yung kulungan kasi malapit lang siya sa, guys, sa tubig, no? Malapit siya sa kanbas, malapit sa ilog. So, kaya, ayan. Ginawa na ni Papa. So si Mama pala ang nag-video nito kasi nasa trabaho ako. Tapos nagpadala lang ako para sa mga materialis na gagamitin sa kulungan ng baboy. So yung mga guys, yung kumbaga mumurahing materialis lang muna, no? Pako lang at saka ang binili ko dito, yero, kasi kahoy, mayroon namang kahoy dito sa probinsya, maraming mga kahoy sa probinsya, so kaya hindi na lang nag-need ng kahoy. At saka yung yung buhangin, so may meron kaming buhangin dito sa may ilog lang, no? Yung gagamitin namin dito sa flooring para sa kulungan ng baboy. So yan. So dito kasi na area, meron na siyang naka file na mga bato, no? Kapag bumaha guys, abutin ito sa baha, itong area na to, pero hindi naman siya masyadong malalim yung baha, yung saktong-sakto lang. So kaya nakikita nyo may mga bato-bato dyan para meron ding mapatungan yung baboy kapag in case na bumaha dito sa area namin. So yun. So, ang weather ko ngayon guys ay hindi masyadong maganda. Medyo makulimlim. At saka mahangin. Kaya ayun, tuloy-tuloy pa rin sila si Papa sa paggawa. No, sabi niya kasi tatapusin niya daw to isang araw or dalawang araw guys. Pero, ayun naman. Maganda naman yung kalabasan. Pero kulang pa yan siya ng isang yero guys. Bibilhan ko lang yan ito na bibilhan ko ng yero sa susunod na sahod. No. Yan. Tapos, yun, lapit-lapit nang matapos, guys. Yan, nakikita nyo. Ano lang, ang ginamit dito na pangdingding ay itong costaneras, no. Ito yung dinadaanan ng chainsaw, no, yung mga hindi na po pwedeng gamitin, pwedeng ibenta. Bale, ito na yung mga tira-tira sa pag-chinso. So, kaya yan. After 15 days guys ay naka-uwi na ako dun sa aming baryo, no? So may ipakita ko na po sa inyo yung biik
Bali, tatlo po yung biik guys kasi yung isa ay hindi po yun sa akin. Bali, sila lang po. Nag-alaga sila si mama. Tapos, bibigyan sila kapag mabenta na po yung biik. Ay, baboy na pala siya guys kasi malaki na siya. Lalaki na siya kapag ibenta na. So, ayan, ipakita ko muna sa inyo guys. So, ayan guys. Magandang hapon po sa lahat. So, kakatapos lang po namin palang nakatid ng ni nanay doon sa sementeryo. So, kakauwi lang namin po ngayon dito sa bahay. Andito na po kami sa bukid. So, ayan. Yung cellphone po ng aking kapatid yung ginagamit ko muna ngayon guys. Yung camera. Kasi, yung aking cellphone ay full pa yung storage. So, andun yung kapatid ko mamaya makikita nyo. So, ngayon, pupunta tayo doon sa babuyan. Ay, hindi. Kuha na nag-gun back, katol, feeds. Pa. Yes, papa. Kuha muna ako ng katol feeds pala, guys. Katol feeds. Kani. Guys. Maglawag sa tawag scan guys, sa kanding. Asa mo itong lawag butang? Guys, yung kapatid ko guys, natulog. Andito. Andito pala yung lawag para sa kanding guys. Ito yung cattle feeds. Then yung baka din. Bali, kunin ko muna yung baka. Yan, konti lang siguro. Ito. Ito siya. Andun na si Papa. Sabi ko kasi kanina na ako lang yung ako sana yung mag-anba. Magpakain ng biik. Pero andun na si Papa. So, yan lang. Yan. Maganda yung camera ng aking kapatid guys. Kasi green na green yung kulay. Tapos tignan nyo yung sa fish pan. Marami pong mga pito-pito. Ayan, pito-pito. Here's. Kanding. Diba mo, kanding? Baka lang eh. Ang fish pan guys. Okay. Ayan. Sila kain-kain mga goat. So napakain na pala ni Papa yung kanding saka yung biik. Oh, yung itsura guys ng aking mga kambing ay tignan nyo. Oh, huy. Yung itsura nila ay napuno sa andes sa tagok. Then ito yung biik. Kaya itong baka dito ba? Butong tuwa pa? Kapalit lang mo ito. Ito yung biik guys. Tatlong biik. Bali yung sa akin ay dalawa. Tapos yung isa sa kasama ko sa boarding house. Bali dito na lang niya pinaalaga kanila ni Papa. Tapos pagbintahan na ay bibigyan lang sila ng anglis ba ng pera. Grabe ang baha guys. Oh, grabe, napakalaki ng baha. Tignan nyo. Bali kahapon lumagpas yung guys, baha dito sa sa sakahan. Yan, nakikita nyo naman dyan. Ito. Yan, nakikita nyo yung meron siyang dinaanan ng baha. Ayan, siya. So, yun guys, bali nakita nyo na yung biik. Bali, tatlo lahat. Tapos kanina pala. Pumunta si Papa kanina guys, dun sa buntok. Then sabi niya merong hinog na dragon fruit. So ito na yung dragon fruit guys. So titikman natin itong dragon fruit. Hindi naman doon siya. Hindi po siya masyadong hinog pero kinuha lang ni mama guys. Ito siya.
Medyo masim-asim siya na konti kasi hindi pa ito siya masyadong hinog. Green-green pa nga yung iba, guys. Dapat yung pulang-pula talaga. Yan yung matamis-tamis. Malalaki-laki na yung mga manok, oh. Ah, pati yung malunggay, oh. Dumami yung ano, gumanda ang malunggay, guys, kasi dumami yung sanga. Ayan, guys. Pus lang yung mga manok. And inihawan siguro ito nila ni mama kasi kunti-kunti na lang yung manok. Tapos ito yung sinabi ko sa inyo, guys, yung dragon fruit. Napakalaki ng dragon fruit, guys. Ito pala yung sabi ni mama. No, kapag maulan na talaga yung mga dragon fruit, mabilis lang silang lumaki. Yan. Yes. Guys, kunin na po natin itong napakalaking dragon fruit. Kita nyo, guys? Malaking dragon fruit. Tignan nyo, guys. Grabe, napakalaki. Malaki pa sa mukha ko, guys. Yan, marami siyang langgam, oh. So kapag ganito, guys, yung dragon fruit, marami siyang langgam, no. Isa ito sa isa ito sa mga matatamis na klaseng dragon fruit kapag nilalanggam. So ang tawag dito sa amin sa mga bisdak, no, dito sa Cebu or doon man basta Visayas, guys, or Mindanao, ang tinatawag ito na sulom. Yung ganitong langgam. Ayan. Kamusta man ang itsura sa akong tweet, eh? Prag-prag dayon. Prag-prag dayon. O, lagi na. Di man pwede si Muha. Bawal man, eh. Saan man? Saan man? Saan man? Saan man? Saka, saka. Saka pa, saka. 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 Tata, ubos. So, bababa na ako, guys. Yan. Ito siya. Ang ganda ng view ngayon, guys. Maganda yung ating ang ngayon. Yung ating hapon dito sa aming probinsya, guys. So, as you can see, guys, yan banda, guys, oh. Yan yung diyan yung merong kabaong, guys, ayan, oh. Yung kuweba na yan, guys, ayan, oh. Yan, nakita niyo yung kuweba na yan. Andiyan po yung mga ito, guys, hindi na. Andyan po yung kabaong, guys, na mayroong nakalibing na hindi kilala sa taga rito sa amin. Ayan siya.
Ayan, nakakamiss itong an guys, nakakamiss itong paligid. No, meron nag-comment guys na sabi ni Ma Marilyn, Ate Marilyn Hill, sabi niya na kakaiba na daw 'yan ba? Yung sa province at saka sa city, kasi dati nag-vlog ako dito sa province, ang maririnig lang niya daw ay yung mga busis ng ibon. Ayan, mga kulig, busis ng kuliglig at saka hagupit ng hangin. So nung andun ako sa city, ang maririnig niya doon ay mga sobrang ingay ng mga tao, tapos mga sasakyan. Ayan, ang bilis na talaga lumaki yung mga andito guys, yung kahoy oh. Ayan. Anong kagandahan dito, meron na pong kahoy, ayan oh, ganyo. Ayan, mga tugas na kahoy.